So yung mga Tower Kids, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. At eto, may pag-uusapan tayo. Yung matagal na hong kinakwento ni Henyo Master na isa sa mga pwedeng tinatawag na isa sa mga magpapatunay kung paano nga ba nabuo ang titulong Itbulaga ay lumantad na po. Ito nga po si Jess Espiritu. So alam ko napanood nyo na to sa ibang mga video, no? So may mga pag-uusapan lang din tayo dito. At eto nga, no, Paolo Contis sinabon ng mga halusos. Pero may kutob na naman po ako dito, mga kadabarkats. Iba po yung kutob ko dito, parang may kakaiba, no? At eto, panoorin na rin ho natin to, no? Itong interview ni Paolo Contis. No, eto, panoorin ho natin tong interview ni Paolo Contis. Eto po, Paolo Contis wala nang pahinga sa dami ng trabaho. Tsaka na ako magpapahinga, matagal naman akong walang trabaho. At dito rin napag-usapan din ho dito yung usapang Itbulaga. So ito po, papanoorin natin, no? Para lubos nyo po, screenshot muna natin, ang ganda nung pagkakapost ni Paolo Contis doon, no? Hilingan natin kung nalalakihan po. So tingnan natin. Tingnan natin yung video na to. Ito po mga kadabar. Kung siyempre nga pala, bago natin ito simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So ito po, panoorin natin. Actually, you are disturbing my picture. Sundays. Alam mo, nung pinasok ko po yung Itbulaga, alam ko naman po na it will be hard, good work. Sinabi ko yun sa grupo, sa kinausap kami, na, you know, it will be talaga super hard work. Kasi siyempre, nagpapakilala tayo bilang bagong hosts, we have to be serious about it. So, ang work namin, bilang bagong host. Nagpapakilala tayo bilang bagong host. Parang nakakalimutan natin ni Paolo Contis yung mga pinagagawa nila doon. Kung bilang bagong host pala, ang turing mo din naman sa sarili mo, bakit nyo laging pinagsisigawan na 44 years na kayo? Di ba nag-celebrate pa nga kayo nun? So, siyempre, i-relevant nyo. Hindi yun, production ng 44 years. Ang Itbulaga, ang 44 years. Hindi nga sa inyo yun eh. So, anong dahilan, bakit kayo magse-celebrate ng 44 years? Eh, unang-una, nanggaling na mismo sa bunganga mo na bagong host ka pa lang. Okay, tuloy natin. Yes. 12 to 2:30, you know, we're there early in the morning. We go home late to rehearse, to read, to make sure we do better the next day. We review the mga mali. Hopefully next year, meron pa kami mga ibang plano para maging better hosts. So, yung Sunday na lang, pero pinagandaan ko rin. Tsaka na ako magpapahinga pag gano'n na. Pag pwede na. Kasi Sunday lately, pamilikula na rin. So, okay lang. Matagal naman ako nagpahinga. Matagal naman ako nagtrabaho. So, okay na ito. Mas gusto ko ito. Pwede na ba akong pahinga? Bye-bye. Thank you, William. Ay, nako. Mas gusto ko ito eh. Alam nyo dito, ito ah, balibalita lang po ito. Kasi, di ba, nung nakaraan po kasi, pumunta akong sinihan. So, pagpunta akong sinihan, hindi nga lang talaga kasi pwede mag-video. Pumunta akong sinihan, nakita ko yung movie ni Rian Ramos at Paolo Contis. No? At ito, kagulat-gulat ko pong mga maririnig sa mga tao na hindi ko naman sila kakilala.
'Di ba kapag papasok ka sa sinehan, may mga picture diyan ng mga movie, 'di ba? Ngayon, pagdating mo, nakailera, ang ito para sabihin niyo kasi nagsisinungaling ako. Una-una mo makita is Napoleon. Ang ganda ng movie na 'yon, grabe. Nabitin nga ako doon pero ulitin ko 'yung papanoorin ko, tatapusin ko. Hindi ko kasi natapos, sobrang haba ng movie. Yung one ka ba 'yon o vodka? Nalimutan ko. Yung kay Charlie, yung about doon sa candy nung bata siya, no. So marami pang movie doon at isa nga ho doon yung movie ni Paolo Conti sa Trian Ramos. Ngayon eto nangyari. May isang babaeng lumapit. Doon, sabi niya, babang namimili ng mga picture ng movie ha. Ano kaya magandang ano? Ano kaya yung mga bagong pelikula ng Pinoy ngayon? So ngayon nang sa dahil sa may pagka-konting tarantado ako. Itinuro ko kay ma'am yung pelikula ni Paolo Contis. At kinagulat ko talaga yung sinabi sa akin. Sabi ng babae, ayoko niyan. Siya lang naman nagagandahan sa movie niya. Sabi ko, boom, banis. Sabi ko, sana pala nag-video ako pa simple. Kaso yung... At ang pinakaano pa doon, pinaka masaklap pa doon. Hindi lang ho si ma'am. Nung sinabi ho ni ma'am na siya lang ang nagagandahan sa movie niya, ang dami pong sumagot. Halos lahat po ata nung mga namimili ng movie doon sa mismong entrance ng sinehan para pumila ka, para makapasok ka sa loob. Siyempre, bibili ka ng mga pagkain mo rin at magbabayad ka ng ticket mo. So, halos ho doon, no, na natanong ko, hindi naman nila ako kakilala, hindi naman nila alam na TBJ Defender ako. Diba? Ang alam lang nila, manonood lang ako doon. Kaya parang nagtanong ako, sabi nga nila, meron pa nga akong isang narinig doon na mas gugustuhin pa daw nilang panoorin ang Pedro Penduko ni Zombie kesa daw kay Paolo Contis. Una-una daw kasi, kapag pinapanood daw nila yung video or movie ni Paolo Contis, tapos lalo isang ang karakter po isang mapagmahal na asawa, mapagmahal na jowa, mabuting ama, umaano daw sa utak nila yung totoong buhay ni Paolo Contis, yung mga totoong nangyayari. Kaya nawawalan na daw sila ng gana. At eto pa nga, may mga narinig pa nga po ako doon na sinabi, kawawa dito yung mga nagiging kasama ni Paolo Contis at yung mismong production ng movie. Yung gumastos ng movie na yan. Kasi sabi pa nga doon, humaba na yung usapan mga kadabarkad, sumaba na ng humaba. Eto pa sinabi, eto pa. Sabi pa doon, si Paolo, wala nang problema yan kasi bayad na yan. No, ang kawawa dyan, yung gumastos ng pelikula. Biruin nyo ha, halos ayaw talaga. Chinek ko rin po yung ng sasinihan na yun. Kung ilan na yung mga nanood dun sa movie ni Paolo Contis. Ito po, nakakalungkot lang. Alam ko, ako hindi ako masaya. Hindi rin ako masaya kasi kawawa din po yung gumastos ng movie na yun. Pero dun sa sinihan na yun, tawag dito, halos wala po talaga nanood. Totoo po talaga, promise, hindi ako nagsisinungaling. Kaya ganyan yung epekto. Eh yung yung sinasabi na sumpa ng trademark. Biruin mo kahit sa movie, hindi ka sinuportahan dahil sa ginagawa mo sa Tito Vic and Joey Paolo. Kasi sabi ng mga tao, papanoorin mo si Paolo, ang karakter niya sa movie is magaling na ama, mabuting ama, o kaya mabait na asawa. Pero alam naman natin sa totoong buhay ay hindi talaga ganun. Kaya nawawala ng gana daw yung mga nanonood. Eh na, kwento lang, kwento ko yan ha. Totoong nangyari po yan sa sinehan. Hindi ko lang po talaga akalain na
Ganun po yung sasabihin, no? Hindi ko po akalain na ganun po yung sasabihin ng ano, ng tawag dito, ng babae at yung iba pang mga tao doon. Utosin nga daw po, gustong-gusto ulit nilang mapanood si Rian Ramos, no? Kaso dahil nga po daw kay Paolo Contis, nawalan na rin daw po sila ng gana. Oh, kaya sabi ko, grabe, grabe talaga yung impact na ginawa ni Paolo Contis. Yung pagiging pinapakita niya sa mga tao na walang karis, walang respeto. Oh, nandun tayo sa point, yung kagaya ng sinabi niya, di ba? Wala na daw siyang pahinga kasi puro trabaho na. Nandun na tayo. Sige, maraming ino-offer sa'yo na trabaho. Maraming project. Ang tanong, kumikita kaya? Kumita kaya yung project na yon, yung movie na yon? Ang tanong. Yun lang talaga yung tanong. Kasi kahit i-check nyo sa mga sinehan nyo ngayon, check nyo, tanongin nyo kung ilan na yung nanood ng movie ni Paolo Contis. Sa totoo sin, alam nyo, pinanood ko yun. Eto. Pinanood ko yun. Alam nyo kung saan ko banda pinanood? Doon sa pag extra ni, hindi naman extra totoo sin, siguro mga 30, mga ilang minutes din. Yung paglabas ng apo ni Henyo Master na si Javi. Si Javi Manuel. Doon yan, yun lang, pagtapos doon, ano na, umalis na yung ano na, nag-stop na ako sa panonood. So yan, eto. Saan na ba yun? Yung pag-uusapan natin. Dito tayo, mapunta tayo dito, no? So, eto po yung i-ano ko lang, i-screen recorder ko lang. So, may kita nyo dyan, no? Itbulaga One Afternoon in 79 at Tito Soto Kitchen at Wild Plains in the job Jess Espiritu. Ito si Jess Espiritu, mga kadabar kids. Matagal ho nating naririnig to kay Henyo Master Joey De Leon. So napapaisip din tayo, sino nga ba talaga si Jess Espiritu, no? Na nakasama ni Tito ni Joey De Leon sa kusina ni Tito Soto nung panahon na binubuo niya yung titulong Itbulaga. Ngayon, eto na nga. Lumabas na ho ang Jess Espiritu na matagal na ho nating iniisip. So, eto, ayon dito, I am Jess Espiritu, daughter Bernadette Joy. Eto si Ma'am Bernadette Joy. Eto po daw yung anak ni Jess Espiritu. No. At eto, mahaba yung mga conversation nila dito at alam ko naman na nabasa nyo na to dahil isa rin po kayo sa mga Marites kagaya ko. No, hindi naman kayo hindi na kayo ho dyan magano, hindi na po kayo dyan magpapahuli pa. At mayroong mga sinabi dito na nakakatuwa naman, ha? How's your dad at nasan kayo sa Amerika? Diba? So ibig sabihin, eto na ba yung panahon? Eto na ba yung tamang panahon na hinihintay na? Eto na ba yung ikakatapos ng issue or gulo nito? Gulo na nangyayari ngayon sa Tape INC at Tito Bingin Joey. Eto na ba yung ano? Eto na ba yung magpapahinto ng issue ito? Nahil si Jess Espiritu ay isa pong testigo sa paggawa ng titulong Itbulaga or ng trademark na Itbulaga na pinag-aagawan po at inaagaw, pilit na inaagaw ng Tape INC ng mga Halusos Brothers. Maaari kaya na tumayo or magpakita na ito si Jess Espiritu para sabihin na kay Henyo Master Joey De Leon talaga at sa Tito Vic and Joey ang trademark na Itbulaga. Pwede na, no? Kasi talaga eh, kahit saan u natin ng mga interview ni Henyo Master, kasi kada interviewin po si Joey De Leon sa Henyo Master, eh talagang nasisingit po yung katanungan na paano nyo ba nagawa ang paano nyo ba naisip or nagawa ang titulong Itbulaga? At lagi ho nating napapakinggan etong ano na to, etong kwento na ho ito na about kay Jess Espiritu.
Lagi ho yan, palagi ho, no, mga kadabar kids. Kaya sabi ko, eto na siguro yung time. No, kung sakali man, no, na itong si Jesse Espiritu ay medyo bata-bata pa at kaya pa namang tumayo or tumistigo. Kasi pwede, isa na to sa pinakadati pa to eh. Tayo na, tao na mismo magpapatunay na matagal nang kinukwento na inyo, Master, na si Jesse Espiritu ang isa sa mga pinakatistigo, buhay na testigo sa paggawa ni Henyo Master Joey De Leon ng titulong Itbulaga. No? So bali kayo mga kadabar kids, sa tama ba yung ano, tama ba yung sinabi ko? So eto no. Dito tayo mapunta sa isang video na kung saan itong Paulo Contis nga daw ay sinabon ng Alusos Brothers. Pero may ano ako dito, duda po ako dito. Duda po ako dito sa balitang to, kung sakali man po ito ay 100% na totoo. Napaka sobrang duda ko po kasi basta po, basta panoorin muna natin yung panoorin po muna natin yung video. Tignan mo natin kung ano yung laman ng video to bago tayo magbigay ng komento. At ako na magsasabi ho sa inyo. Ano ba yan? Nawala na. Uy, gumana ka naman ba? Parang ayaw mo magpa-vlog ah. Para sa ating showbiz update. Oh, okay. Alusos Brothers na sinabuli. Okay. So, ayaw mo magano ha? Parang may humahad lang po sa pagbablog ko ha? Okay. Tapat lang natin dyan. Yan, okay. Ito, pakinggan nyo maigi. Pakinggan natin maigi yung mga sasabihin nun ni Mila dito. Para sa ating showbiz update, Alusos Brothers na sina Bullet at John John dismayado sa performance ng kanilang mga host, lalong-lalo na kay Paulo Contis, na inuuna ang pagyayabang sa national TV pero hindi naman mapataas ang ratings ayon yan sa showbiz trends update. Ouch, ang sakit nun. Kung sakaling totoo, ang sakit nun. Inuuna ang pagyayabang at pagdaldal bago ang trabaho at hindi mapataas-taas ang ratings. Ang sakit nun. It's so hurt. Oo. Naku, ako iyak. Magbe-de na lang ako. Ang sakit nun, no, na biruin mo ha, hindi mo mapataas-taas ang ratings pero inuuna mo yung yabang. Kung sakali mang totoo to, pero mamaya may sasabihin pa ako, ito yung pinaka-importante sa lahat dito sa video to. Tila nawawala na nga daw ng gana ang magkapatid na Alusos sa mga host nila kaya mamatinding pagsasabon at pagbabanlaw ang ginagawa kay Attorney Paulo Contis attorney? At iba pang mga host ng nasabing noon. Bakit Attorney Paulo Contis? Ah, so okay, gets ko na. So ibig sabihin, kaya pala ganun mag-aasta si Paulo Contis. Isa na rin pala siya sa mga abogado ng Alusos. Kaya pala lakas ng loob niya. Na halos malaglag na yung mata niya sa kakasigaw ng hindi yan ang title natin. Ang title natin ay Itbulaga! Ba? Ganun-ganun pa. Oo, pero mamaya, may sasabihin ako dyan. May ano ko dito eh. Alam ko na to eh, na kung sakaling totoo to, alam ko na ho ito na gagawin at gagawin nila to. Pero mamaya nyo malalaman ko ano ba yung tinutumbok ko. Show. Wala daw kakwenta-kwenta ang mga live performances ng mga host kaya pati GMA Network dismayado rin. At pati din ang mismong viewers nila ay napapansin ang pagkakalat ng kanilang mga host. Bukod dito, ang isa pang ikinadidismaya ng mga Alusos host at GMA 7, hindi na nga tumataas, patuloy pa rin bumabagsak ang ratings ng nasabing noontime show. Kaya ang GMA 7, gusto nang putulin ang natitira pang kontrata ng Tape Incorporated. Kung hindi aayusin nila Paulo ang kanilang performance at hindi nila kayang mapataas ang ratings, mapipilitan na silang magbawas ng mga host at palitan ayon yan sa ilang showbiz insiders at sa ilang balita sa social media.
naka-live sila pero harutan sila ng harutang walang kakwenta-kwenta. Samantala, matapos may panalo ng TVJ ang pinag-aaw. Parang may galit ka te kay Paolo ah. Sabi ni ate oh, harutan sila ng harutan mga nila. Wisit, parang may galit ka sa ala. Okay, tuloy natin. The trademark ay hindi naman nagustuhan ng mga netizens ang payag ni Paolo Contis na mahaba pa ang laban at hindi pa pinal ang desisyon na nagbistulang bagong attorney ng Tape Incorporated. Tila napapansin ng mga netizens ang palagian itong pagpaparinig sa TVJ na nagiging bastos na at walang respeto sa legendary trio na sina Tito Vic and Joey. Sa ngayon ay nagmamatigas pa din ang Tape Incorporated sa paggamit ng titulong Itbulaga sa kanilang show sa kabila ng pagkakakansela ng kanilang registration sa naturang trademark at pagkakabasura sa kanilang inihaing apila sa IPO Philippines. Kayo mga Dabar Cads, anong masasabi nyo sa ating showbiz update today? So basahin natin yung mga comment dito. Dito, ito yung pinaka-exciting part. Bago tayo mapunta ho dun sa... Sinasabi ko na may sasabihin ako about dito sa issue na to na parang ayaw nang halusos sa ginawa ni Paolo. Bago tayo mapunta doon, mapunta muna tayo dito sa mga comment po ng mga ano, ng mga taong bayan dito sa video na to. Kasi itong video na ho ito ay umabot na po ng 1 million views sana all. So ito, sabi ni Joy na happy pa. Malas siyang si Paolo, di magdadala ng swerte yan kasi inabandon na ang mga anak sa sarili niya ang iniisip. Sarili niya lang ang iniisip. Bubble gang, nabawasan na rin ng viewers dahil kay Paolo. Ayaw nilang makita pagmumuka ni Paolo, nakakairita. Yan, so tingnan natin yung mga comments, syempre, ano? Nakakairita na talaga mukha niya kahit sabi ni eto dami account ata 'to eh. Kahit yung mga lumang pelikula di ko na pinapanood kapag kasama niya pass forward ko na lang. Kung gusto ano to? Kapag kasama siya, kung gusto ko talaga yung pelikula kapag scenes niya. Pino-post. Oh, ang dami pang comment dito. Tapos ito pa oh, sabi niya oh, true ka dyan, maski solid viewers ng BG pero mula nag-host, simula nang nag-host na yan si Paolo, sa EB, di na ako nanood. No, so, eto pa, no, ang dami pa dito. Sabi naman ni Noji, sa daming noontime show na nakatapat ang Itbulaga ng TBJ since 1979, wala pa rin nakapagpaiba. O nakapagpagiba sa the longest running noontime show. Tama naman yun. Oh. Mas bigatin pa nga noon yung mga nakalaban ng TBJ noon kaysa kana Attorney Contis. Attorney Contis tuloy. kung baga, pipitsugin lang sila, showtime lang ang malapit na kalaban. Hoy, pero totoo po 'yan ah, mga kadabar kadsa. Alam niyo sa totoo lang, hindi po talaga tahanang pinakamasaya ang kalaban ng Itbulaga ng Tito Vic and Joey. No, hindi ho talaga kasi alam niyo ba, ang pinakakalaban talaga na ang talagang tumatapat, hindi naman totaling tumatapat. Yung malapit nang tumapat ay itong ano, Showtime. Kasi yung Itbulaga, wala, laglaging nga nga, laglaging may issue. Mayayabang yung mga host. Bastos yung pinaka-boss. So wala, nga nga talaga, di ba? So eto, sabi naman ni Earl Anthony, pwede naman gamitin nila, titulo, yung tahanang pinakamasaya na. Oh, tama kayo kasi mas nauuna pa ang yaban at ang yabang at kahit balibalik ta rin pa, hindi niya kayang tapatan ang Tito Vic and Joey at dapat siyang mag-respeto sa mga batikan. Dapat sila magsama ni Vice. Opinion lang po. So, ba't dinamay mo si Vice?
Ito na ito, pinaka na. Sabi ni Marlon Malilin, attorney po ba si Contis? Tinatanong ni Kuya kung attorney daw si Paolo. Naniwala naman. Ito pa, sabi ni Joel Espinosa, dapat halusos bulaga ang title ng show ninyo eh. Oh. May ilan na nasisiyahan sa harutan na walang kakwenta-kwenta. Sa TBJ, puro educational at ang portion. O, totoo ha, puro ganun ng portion sa Tito Big and Joey ha. O, ito pa o, sabi ni Ma'am Rose, fake EB, magsara na kayo. Kung ayaw nyo palitan ang name ng show, total bulusok na ratings nyo. Kakaya lang kayo, gaya-gaya ng mga segment ng legit EB. Tama na yan, sobra na. O, sabi niya, wag na, pansinin. Focus na po tayo sa EAT, TBJ, TB5 po kami. O, di, alam niyo ha, ultimo pong mga tao, ito mga kadabarkads ha, ultimo pong mga tao, mga kadabarkads na ho natin, yung mga nagsasabi, na magpalit na lang kayo. Huwag na ho ninyong ipagsiksikan na kayo ang nagmamayari or huwag nyo na hong gamitin ang titulong itbulaga. Pero yung mga ano pa, yung mga mismong mga dabarkads pa natin, yung mga nagsasalita na kahit anong gawin nyo, kahit napakagagaling nyo ng mga host, kahit napakagaling nyo magpatawa, hanggat gamit nyo ang titulong itbulaga, eh hinding-hindi ka talaga kayo susuportahan ng madla. Hinding-hindi kayo susuportahan ng mga netizen at ng mga kababayan natin na alam na simulat sa pool, no? Simulat sa pool ay Tito Big and Joey talaga ang nakasanayan nila na nakikita nila sa Itbulaga. At hindi si Paolo Contis at Isko Moreno. Hindi rin si Buboy Bilar at Betong Sumaya. Lalong-lalong hindi si si Cassie Legaspi at Mabel Legaspi. Eh, tingnan nyo yung mga comment ng mga tao. Oh. Yung iba nga dito, ano eh? Yung iba dito, ano to, tawag dito? Talagang, parang hindi na pangbabas yung ginagawa nila sa inyo. Inaano na ho kayo. Talagang pinapayuhan, payo na. So, tutusin yung sa amin din dito, yung sa amin din ng mga dabarkads, payo na lang din po yung ano, payo na lang din po itong sinasabi namin. Kasi hanggang ngayon na itong nangyayaring issue, hanggat pinagpipilitan nila, lalo lang ho silang kinakaayawan ng tao. At papunta na nga ho tayo doon sa sinasabi ko kanina, kung sakali man totoo to, itong balitang to. Alam niyo ba, diba nasabi ko na to sa ibang vlog ko? Na kung sakali man na may lumabas na video na itong halusos ay parang papagalitan si Paolo Contis dahil sa ginagawa sa Tito Big and Joey ay isa po yung malaking scripted. Isa po yung hindi makatotohanan na balita. Dahil kilalang kilala na ho natin yung mga ganyang taktika. Na kung nga rin magagalit-galitan para makakuha sila ng simpatya sa mga tao. Oo, oh, totoo ha. Biruin mo, papagalitan mo si Paolo Contis. Eh, samantalang sa inyo nang gagaling yung mga binabasa dyan, sa writer nyo. So, nun, huwag nyo kaming gawing ewan, ha? Tapos eto pa, alam nyo ho ba, na matagal na po talagang tanggap ng halusos na sila po ay talo na. Totoo po yan. Matagal na po na tanggap ng mga halusos na sila po ay talo dito sa trademark na Itbulaga. Alam niyo kung bakit? Alam niyo kung ba't ginagawa na lang nila to? Nang-aano na lang sila, nang-aasar na lang. Oo. Totoo naman eh. Pansinin niyo maigi. Simulat sa pool pa lang nitong kaso, alam naman na, hindi naman po mga tanga yan, mga yan. Alam na ng mga lusos na matatalo at matatalo sila. Alam niyo kung bakit nila to patuloy na ginagawa? No? Kasi nga, ano na lang to, nang babarubal na lang. Nangiinis na lang, no?
Para lang kasi alam nila itong December, itong 2023, alam na talaga nila na hindi na talaga sa kanila mapupunta yan. At may mga balibalita na nga itong December or itong 2023 or pagpasok ng 2024 ay wala na ho tayong mapapanood na Tape INC sa Channel 7. Balibalita lang po yun ha. May maraming mga ano dyan, hindi natin 100% kung sure yun. Pero kung sure man po yun na ganun yung mangyari, edi palakpakan. Edi congrats po sa Tape. Makakalipat na po kayo ng istasyon. makakalipat na po kayo ng istasyon. Edi palakpakan po. Eto totoo mga ka-Dabber Cuts ha. Matagal na hong alam ng mga halusos. Matatalo sila. Alam nila sa sarili nila yan. Ang ginagawa nila ngayon, ano na lang po yan, nang-aasar para no, para wala lang, gusto lang nila mambarubal, gusto lang nila asarin ng Tito Vic and Joey. Yun yung ginagawa nila. Matagal na nilang alam, talo sila. So yung mga ka-Dabber Cuts, anong masasabi nyo dito sa video na napag-usapan natin? Comment nyo lang po dyan sa baba. Tama ho ba to yung lalo itong pinakauli ko sinabi na matagal nang alam ng mga lusos, matatalo sila dito sa kaso na to. Kaso, nangiinis na lang talaga sila. At ito nga, no, papayag ho ba kayo na itong Tape INC ay mawawala na sa GMA 7 sa darating na 2024? Kung legit ba to o hindi, i-comment nyo lang po dyan. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Paipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So, ingat po ay palangin. God bless and peace and bye-bye. Sila ang TBJ, TBJ Defenders. Pagtatanggol ang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang kanilang dala, katotohanan talaga. Ano mang sabihin nyo ay di yan sa kanila uubra. Mga salita nyo na di katotohanan. Sila ang patunay na merong katotohanan. Wala silang kinatatakutan, basta nasa tama kanilang paglalaban. Ang TBJ ay kanilang susuportahan. Sila ang Defenders na laging nasa likuran. JD Barra, Jake Magnus, Chris Ulo, Tita Messi, sila ang nandyan.